isang mapagpalang araw na naman po sa inyo, no? Ito po si Brother Joseph, no? Pumupuri po sa ating Panginoon at mabati po sa inyo ng isang magandang pangangatawan at malakas at malusog. Ngayon, nandito po tayo ngayon sa aking pong bagong video, no? Na dito naman po tayo sa larangan po ng pagtatanim, no? Although tutorial din po ito, pero bago lang po rin ako sa pagtatanim. Nung nakaraan pong pandemic, naisipan ko pong magtanim ng lettuce, so sa hydroponic po ito, no? Yun lang po ay gumamit po ako ng kuryente, or nagligay po ako ng ilaw para po yung halaman ay magkaroon po siya ng liwanag, dahil ang halaman po ay kumukuha po talaga ng sustansya at lakas doon po sa liwanag ng araw. So yung sa akin po ay ginamitan ko lang po ng ilaw. So siguro po ay papakita ko po sa inyo yung mga naunang picture ko ng aking pong mga naitanim na lettuce sa Kratky system, or kapamamaraan po ng Kratky. So ngayon po ay tingnan po natin yung aking pong mga ipinula ng mga bagong buto. So bago po ang lahat, doon po sa mga hindi pa po nakasubscribe sa akin channel, please subscribe at i-like and share, comment at hit po yung notification para lagi po kayo updated sa akin pong mga susunod na video. Yan po, ito po yung yung akin pong gine-germinate. Yan po, yung aking ipinunla na buto. So yung buto po rito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanggang dito po. Yan po ay buto ng lettuce, no? Yan po yung aking pinunla. At ito po siya, yung red lettuce, red collar, o red coral. At dito naman po sa kalahati po, mula po rito hanggang doon, ay ito naman po yung aking ipinunla. Ito po yung pechay, no? Black behi. Yan, dito po. Bali, hintay lang po natin ng ilang araw bago po siya sumibol. So, inuulit siya po, no? Ako po'y bago pa lang po sa larangan ng ganito pagtatanim. At kung meron man po kayong nakita sa akin na kalagblagang kaalaman, ay pinasasalamatan ko po kung inyo pong itutulong po sa akin, no? Yan. Ito naman po ay styro lang po to na nag-germinate din po ako. So wala pa po siyang laman. Yan. Ito po yung ginamit ko nung una akong mag Kratky method sa hydroponics po, no? Yan. Bali, lalagyan lang po ito. Ito na po, may mga punla na po yan. Yan po, ang pinunla ko po dyan ay ito po, romaine lettuce. Yan. Hanggang dito po yan, no? Yan, hanggang dito po. Yan, nag-germinate pa po lang ako ngayon. Kasi simula ko lang po mag-germinate. Ito po yan, yung lalik. At saka romaine. Yan po, balihalo po siya, no? So, yan po, meron po siyang niligyan ko po siya ng sterilize na po yung niya, kokopit. Tapos inihulog ko lang po, yung makikita niyo yung buto, pauhulog lang po niyan. Ayan po, ayan, yung namumuti na yan. Hintayin po natin siyang
sumibol, magkaroon po ng dahon mga ilang araw po, no? Yan, bago po natin isunod yung susunod na hakbang sa pagtatanim. Yan po. At para sa kaalaman nyo po, ako po'y gumawa na po ako ng greenhouse, no? Ready na po siya, pero yung bubong, kakabityo pa lang po yung UV plastic po niya. Ka-order ko lang po, kararating lang po. Kaya yun, kakabityo po ngayon. Para ma-ready ko na po yung kanya pong taniman. At sana po ay tulungan tayo ng Panginoon may kapal para po yung ating tanim ay maging malusog at masagana. Yun, bali kung tatanungin niyo po, minabibili naman pong styro cup, yung timplahan po ng kape. Yan, yung ganitong size po, no? Yung bang kape. Ginawa ko lang po sa kanya. Binutasan ko po rito doon sa gitna. Tapos, nidingan ko po siya ng pahabang butas hanggang dito. Yan. Yan, bali limang pahaba na opening po dito. Yan, para po yung ugat at saka yung tubig i-absorb po nung halaman pagka malaki na po siya, no? Yan, yan ang preparation po niyan, didigyan po ng kokopit, yung sterilize. Yan, hanggang dito. Tapos didigyan na po yung direct ano po siya, direct planting pagka germinate dito na rin po. Yun, alagaan na po yan. Sa mga susunod po, i-share ko rin po yung aking natutunan. Marami po kong YouTube video na mapapanood po tayo. Yan. Kila doon ko po napanood yan, kila katanim. At sa iba pa pong mga nagtuturo po kung paano po magtanim ng hydroponic. So, basic pa lang po yung aking alaman po. At yun, punta po tayo doon sa akin pong ginawa pong greenhouse para ma-prepare na po. Just in case na lumaki na po ito at pwede na siyang ilipat. Yan, ito po yung aking ginawang greenhouse. Medyo tipid lang po, no? Yan, maingay. Lagi po sa cover cord, saka may asong kumakaol, no? Yan. So, ikot tayo. Yan. Yan, pasok tayo. Punto. Yan po, mababa lang po siya. May mga puno pero ititrim ko pa po yan. Yan. Pati yung lamesa niya, yung papatungan. Tapos magkakaroon po ako ng mini garden po rito sa gilid. Yan, dito siguro ililigay ko yung ibang panim. Para dito, titignan ko kung ano yung maganda dun sa pot hydroponic o kaya dun po sa dito po sa bedding, sa soil bedding po, ano, sa garden. Yan, yan, kakabit ko na po yung ating UV plastic. Sukatan ko po. Yun, naikabit ko na po yung UV plastic. Yan. Bali, hindi pa po naipipit yan. Hanapan ko pa po na pang ipit yan. Yan. So, ang size po nung aking greenhouse is yung haba po niya is nasa 310 cm at ang kanya pong alapan ay nasa 210 cm, no? Yan. Ito po, dati pong taniman to, ngayon tinatry ko po ng hydroponics po ang maging tanim.
Yan, kung makikita nyo po, meron po tayong sili rito. Sili na bell pepper. Bunga na po siya. Mga kasunod pa po siya. Yan. Ingay po dito kasi tabi lang ko kami ng covered court, no? Tapos may mga aso, may mga manok. Kaya maririnig nyo po sa video ko. Maingay talaga. Pero sana po ay marinig nyo po yung aking pong boses. No, eksakto 12 o'clock na po ngayon, no? Kailangan na po natin mananghalian. Mamaya babalikan ko po ito para sa pangipit niya doon sa ibabaw para hindi po siya lipalit ng hangin. Pansamantala po ay niligyan ko lang po siya ng atali straw para hindi po siya lipalit ng hangin. Napakalakas po ng hangin yun. At baka lipalit niya, niligyan ko lang po ng pansamantalang support para hindi po siya lipalit. Yun, dito na po tayo sa akin pong greenhouse, no? Pasok po tayo sa loob. Tingnan po natin yung aking mga seedling. Yan, kita ko na naman po yung bell pepper. Malapit na po ito. Konting panahon na lang, mag-ani na po tayo. Yan. Yan na po yung seedling na akin pong gine-germinate. More than 3 days or 4 days na po sila, no? Ayan. Meron na po siyang mga kahon. Yan, no? Mahaba na po yung kanyang legs, no? Ito naman po yung sa pecha, hindi po nagtuloy kaya niligyan ko po siya ng pinalitan ko po ng ng talong. Yan. Ito po yung yung red lettuce. Meron na rin po mga tumubo, no? Yan, mahaba na rin po. Yan. Ito yung halo ng lalik at ng romaine. Hindi ko na po ma-identify yung lalik o romaine. Siguro pag lumaki-laki na po siya, nakikita ko na po ron kung alin po natin po kung alin po yung lalik at romaine. No? Sa ngayon, halos parehas po sila ng texture ng kanila po mga dahon. No? Medyo maingay lang po, no? Kasi nasa cobble court po tayo, no? So bali, ang pagdidilig lang po nito ay spray lang po, no? Sa hapon. Yan, sa hapon. Sa umaga po, kailangan didigil din po natin para mabilis po siya mag-germinate, no? Ito lang, gamit lang po tayo ng spray na to para hindi masyadong mapersa yung ating seedling ng tubig para hindi siya ma-irritate. Yan, natutunan ko po to sa mga panunood po ng method sa pag-aalaga po ng lettuce sa pamamagitan po ng Kratky hydroponic. Yan, kung makikita nyo po, naka-ready na po yung aking yung plastic ko. Pansamantala, inipit ko lang po siya ng
bistro. Hindi naman po masyado malakas ang hangin dito. Yan. Tapos gumawa po ako ng pag mainit. Ito, napopold lang po ito. DIY lang po. Yan, adjust po yan. Yan to. Adjust po yan. Yan, para hindi mainitan masyado yung ano, yung movable po yan, yung pong seedling. No? Yan, hindi naman po masyadong mahangin. Yan, yan. DIY ko lang po ito. Yan. Yan, tapos pagka wala na po init, kinopold ko lang po ito. Yan, tapos adjust. Adjust, tapos fold. Yan. Tapos meron din po ako rito ng net. Yan. Yung net po na ito, na-adjust ko. Yan. Nandun. Yan. Adjust po yan. Yan. Hindi po yung adjust hanggang dito. Yan. Kapag malamig na, pwede siya itiklop. Para hindi masyadong mainitan yung mga ready na po yung aking mga box, so pakratki. Ito po, binutasan ko lang po yan sa pamamagitan ng lata. Yung lata po na eksakto yung bilog. Medyo maingay, may alaga aso po, tsaka may basketball po po rito eh. Yan. Bali po yung pagbutas mo rito, ang ginawa ko, yung lata po ng canned goods, no? Yung unsize niya, sinlaki po ng ano, sinlaki lang po ng labi, o yung leeg nung styro. Yan, example po. Yan, sakto-sakto lang po yan, yan. Bali yung lata po, puputulin po yung ano, yung opening po niya, medyo puputulan pa ganun. Tapos iikot-ikot lang po yung lata. Yung po ang magbubutas dito dahan-dahan. Hingga sa matanggal na po yung styro na to, na bilog. At yung lata po na ginamit nyo rito, may butas po dun sa kwitag para pagka pumasok po yung bilog na natanggal po rito, susundutin lang po yon para matanggal. Sakto-sakto lang po yung size ng lata na gagamitin nyo dito. Sakto po rito, hanggang dito po sa leg. Papasok na po yan. Yan. Hindi na po siya mahuhulog ng loob. Yan. Yan, ready ko na rin po yung ano, garden dito. Pwede magtanim po rito ng mga gulay-gulay sa loob. Iba po siguro, gagawin ko, isasabit nyo rito sa ano, sa wall. Yan, sa may mga kahoy na yan sa kilid, para medyo maganda-ganda po ang dating niya, dahil may space pa rin po rito. Yan, isasabit nyo po rito yung ibang mga gulay na pwede nating alagaan sa loob po ng greenhouse. Yan. Shout out po sa akin po mga subscribers, sa akin po mga viewer, no. Salamat po sa pag-subscribe. Salamat po sa inyong pong panonood sa akin video. At pa po sa mga hindi naka-subscribe, please subscribe, like, share and comment. At huwag niyong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi po kayo updated sa akin po mga susunod na video. At abangan nyo po yung development po ng aking pong Kratky Hydroponics, no? Sana po mag-prosper or mag-materialize po siya, maging malusog yung aking pong mga ililipat na seedling. Abangan nyo po susunod yung mga video, susunod yung pong video, yung kanya pong paglaki at pagtatransfer ko po ng aking pong seedling, no? At siya nga pala, shout out do sa akin po mga subscriber, sa akin po mga viewer. Salamat po. Sa mga susunod po pong
sa mga susunod nyo pong video, mamimigay po ako ng mga libreng ano, libreng load siguro. Piliin ko kung sino po yung bibigyan ko po ng load, no? At sana po ay lagi nyo panuuri ng aking video. Wala po akong tutorial, pero daily living, daily activities yun po aking mga sunod-sunod na ginagawa. At baka sa mga susunod po ay mga travel vlog, yun, bibiyahe, no? Abangan nyo po yun, at exciting po yung mga susunod nyo po mga iba-vlog ng video. At dyan po nagtatapos aking pong video, Radyo Joseph Vlog. Hanggang sa muli, magandang hapon po sa inyo at God bless po.